Magandang araw, narito ang magiging lagay na ating panahon ngayong gabi hanggang bukas at sa susunod na 2 hanggang 3 araw sa mga ilang piling syudad dito sa ating bansa. Sa ngayon, umiiral ang hangin na mula sa silangan o yung easterlies, lalong-lalo na dito sa mga lalawigan sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Asahan nga na generally mainit at malinsangan ang panahon ngayong gabi sa buong bansa, kung magkakaroon ng pag-ulan ay dulot lamang ng mga localized thunderstorm. Pinakamatagal na yung mula 5 minuto hanggang 1 hanggang 2 oras. Kahit manatili rin pong tumutok sa mga posibleng thunderstorm advisory na ipapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Division. Samantala, dito naman sa labas ng ating air responsibility, isang bagyo ang kasalukuyang minomonitor din ng PAGASA, bagamat wala pa itong direktong epekto sa namang bahagi ng ating bansa. Bukas naman, generally mainit at malinsangan pa rin ang panahon sa nakararaming bahagi ng ating bansa, pero may chance rin ng isolated thunderstorm, no? Lalo na sa dakong hapon ng gabi. So kung lalabas po tayo ng bahay bukas para pumasok ng trabaho, may nakaplanong outdoor activity, or bibili ng supplies para sa kanilang pamilya, mangyari lamang pong magdala pa rin ng payong dahil kung di mo proteksyon sa biglaang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon ng gabi, magiging proteksyon din natin sa init ng araw. Samantala sa mga kababayan natin na hindi may iwasang nakabilad sa araw dahil sa kanilang trabaho, gaya ng mga kasama natin sa construction industry, from time to time, mangyari pong sumilong, uminom ng malamig na tubig, at kung may thunderstorm activity ay ipagpaliban muna yung ongoing outdoor activity po nila. Samantala, wala tayong nakataas na gale warning. Malayang makakapalaot yung mga kababayan natin sa mga karagatan sa buong bansa. Banayad ang kasatamtaman ng pag-alon, maliban lamang kung may mga offshore na thunderstorm activity na pwedeng magdulot ng mabiglaang maalong karagatan. Usually, 5 minutes, maximum na yung 1 hanggang 2 oras kung magkakaroon ng mga offshore thunderstorm activity. Samantala, ang Global Spectral Model, isa sa mga numerical weather prediction models na ginagamit ng ating PAGASA weather forecasters, nagpapakita ng wind forecast sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At pansinin natin yung area na hinighlight po natin ng pula, no? Kanina nabanggit ko, may minomonitor tayong bagyo na nasa labas ng ating air responsibility. At posible, we're not ruling out the possibility na sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay papasok ito ng northern boundary ng Philippine air responsibility. At kapag nagkaganon, posibleng magkaroon po tayo ng panibagong habagat episode, lalong-lalo na dito sa western section ng Luzon. Kaya lahat po, no, patuloy na mag-monitor sa daily weather updates na ipapalabas ng PAGASA twice a day, alas 4 ng hapon at alas 4 ng madaling araw. Sa ating 3-day weather outlook sa mga ilang piling syudad dito sa ating bansa, dito sa Metro Manila sa dating na Miyerkules, generally mainit at malinsangan pa rin ang panahon, pero posible maging maulap na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa darating na Huwebes at Biyernes. Baguio City for the next 2 days, generally maliwala sa panahon, mainit, may mga isolated thunderstorms sa hapon o gabi. Pagdating ng Biyernes, ay posible maging maulap din na may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Samantala, patuloy yung mainit at malinsangang panahon dito sa Legazpi City, Cebu at Davao, maliban lamang sa mga isolated thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi. At ang araw naman ay lulubog may mga alas 6 ng hapon at sisikat ng alas 5.44 ng umaga bukas. Karagdagang impormasyon online hinggil sa magiging lagay na ating panahon, 4-day weather outlook sa iba't iba pang bahagi na ating bansa, at maging sa weather situation or weather forecast na makarating bansa dito sa Asia, mangyari lamang bisitahin din ang aming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.